Hello guys, good morning. Today is Friday, day off ko ngayon, wala akong pasok kaya meron akong time makagawa ng video kung paano nga ba mag-apply bilang caregiver dito sa bansang Saudi Arabia. Kasi marami nagtatanong, marami nagte-text sa akin na kabatch ko sa Pilipinas dati kung ano yung mga requirements na dapat ihanda bago mag-apply. At ang i-share ko po sa inyo ay based on my experience lamang po. Kung ano yung mga kinailangan ko ipasa noon para makapag-apply ako, para makapasa, ganyan, etc. Tapos ayun na nga. Gumawa nga pala ako ng kodigo ko. Kasi nahihirapan ako. Kanina pa ako nagtitake na kayo nang ulit na ako, nabago na ako. Kaya gumawa na ako ng kodigo. Ayan. Ano-ano nga ba yung mga dapat kailangan ihanda para makapag-apply ka bilang caregiver dito sa bansang Saudi Arabia? Ano-ano yung mga unang hinahanap para makapag-apply ka? Paulit-ulit. Ayan. Unang-una na hinahanap sa akin nun ay NC2. Ayan. NC2 po. Kailangan natin ng certificate para meron tayong katibayan na nag-aral tayo. Ayan. Kapag-aral talaga tayo. At salamat po sa GCTC. Hello po, Ma'am Dinda, Ma'am Mamshi, Ma'am Abigail, Sir TJ. Hello po sa inyong lahat. I love you all. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi ako makapag-apply dito sa Saudi bilang caregiver. Kung hindi dahil sa inyo, wala akong certificate. Salamat po talaga. Legit po talaga ang GCTC. GCTC. Proud GCTCan. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, kailangan natin ng certificate or NC2. Tapos pangalawa, COE. Ano ang COE? Certificate of Employment or Certificate of Experience galing sa employer mo dati. Yung kung saan ka nagtrabaho dati, sa hospital ka man, sa bahay ka man, pag binigyan ka netong certificate, napaka-importante po neto. Itago mo yan, huwag mo yung iwawala kasi anytime na gusto mo mag-apply, magagamit mo yan kung gusto mo mag-apply bilang caregiver kahit sa ang bansa. Napaka-importante yan. Tapos pangatlo ay kung ilang taon yung experience mo bilang caregiver. Kung ano yung saan ka nagkaroon na experience, kung sa hospital ba, kahit saan. Kung sa rehab ba, ganyan. Importante po yan kung ilang taon. Yung alam ko ang experience naman nila na kwan is 1 year to 2 years. Depende naman siguro yan sa agency kung hindi sila marte sa experience. Tapos, pang-apat ay kung ilang taong ka na. Tinatanong din nila yan kung ilang taong ka na. Kasi ang alam ko ngayon, ang pinaka-age limit nila is 28 to 35, hanggang 38, dyan yan. Pero sa akin kasi dati hanggang 40, 42 tinatanggap nila sa staff house eh. Okay pa naman yan. Depende naman lang yun siguro yan sa agency. Kaya wag po kayo matakot subok mag-apply. Kahit sa agency yan, subukan nyo, malay nyo, makapasok pa yung age natin na kahit 42 na tayo, 44. Pero yung talagang pinakami nila is 38 to 40 po yata. Hindi ko po sure kasi ako 42 na ako eh. Kaya yun yung binabahagi ko sa inyo. Huwag kayo matakot mag-try, subukan nyo lang, malay nyo makalusot, di ba? Tapos, panglima, kung mapapasa ka sa interview nila. Yung natatandaan kong interview sa akin dati ni Ma'am Kathleen Roque is number 1 CPR. Yan, kung marunong kang mag-CPR. Cardiopulmonary resuscitation. Napaka-importante yan kasi in case of emergency, na nalunod yung pasyente mo, kung saan man kayo pumunta, baka mamaya naliwo kayo ganyan-ganyan, kailangan marunong kang mag-CPR. Patient position, kung ano nga ba yung mga, paano nga ba ang pang posisyon ng pasyente mo para hindi siya magka-bed sore, hindi siya mangawit, hindi man nakit ang likod niya, kailangan komportable siya sa paghiga niya. Ganyan kung ilang beses mo siyang baliktarin kada oras. Ganyan. Dapat every two hours kailangan mo talaga siyang baliktarin para hindi siya mangala, hindi siya magka-bed sore at hindi man nakit yung kanyang katawan. Yan. Patient position, yan. Tapos, 5 vital signs. Yan yung mga interview sa akin dati. Yan yung mga tinanong sa akin. RN kasi nag-interview sa akin, si Ma'am Kathleen Roque. Paano nga ba yung mga 5 vital signs? Number 1,
body temperature. What is normal body temperature? 36.4 to 37.5 degrees Celsius. Yan yung normal na body temperature natin. Pag tumaas ka na sa 37.5, may sinat ka na, may lagnat ka na. False rate. Number 2, false rate. Dapat alam mo rin yung false rate. False rate ay kung yung sa puso natin. Ano ba yung normal range ng false rate kada minuto? Beat per minute. Ang normal pulse rate po natin is 60 to 100 beat per minute. Pag bumaba ka na sa 50, yan, medyo kabahan ka na yan. Dapat gumawa ka ng paraan kung paano mo siya mapabalik sa normal. Kasi madalas sa pasyente ko, ganun talaga siya. Bumababa siya ng 55, bumababa siya ng 50, one time nag-40 siya. Kinabahan ako. Kaya hindi agad ako nag-report sa amo ko kasi syempre pwede mo pa namang gawa ng paraan. Ang ginagawa ko kasi pag ganyan bumababa yung pulso ng pasyente ko, pinapalakad ko siya sa labas. Inaaya ko siya sa labas. Ganun din pag bumababa yung BP niya. Pinapalakad ko siya sa labas para pinapalakad ko siya ng mga at least 3 minutes. Kasi matanda na siya, nahirapan na siyang lumakad. Gusto niya, nakaupo na lang siya, nakahiga na lang siya, ganyan. Pinapalakad ko siya, binipili ko siyang palakarin para at least kahit paano ay gumanda po yung daloy ng dugo niya, gumanda yung pulso niya, ganyan. Tapos painumin mo ng tubig. Importante yan. Tapos, respiratory rate. Ang respiratory rate naman po ay dito. Yung beat per minute, yung paghinga mo kada isang minuto. Ang normal respiratory rate natin ay 12 to 20 BPM. Ganyan. Bilangin mo yan hanggang sa maka 1 minute siya. Pag lumagpas ka na sa 25 to 30, medyo mabilis na yan. Sobrang bilis na ng tibok ng puso niya yan. Kaya kailangan at ma-maintain mo yung normal na 12 to 20 BPM beat per minute. Tapos, pang-apat is blood pressure. Tatanungin kanya na nag-i-interview sa'yo, what is the normal range of blood pressure? Ang normal blood pressure po natin is 120 to 120 over 80. Yan yung normal blood pressure natin, 120 over 80. Pag tumaas na ng 140 to 100, 140 to 100, maapa na yan, mataas na po yan. Kaya dapat alam mo kung high blood ang alaga mo or hindi. Dapat i-maintain mo yung, dapat 3 times a day mo siya kunukuhanan ng blood pressure, lalo kung high blood ang pasyente mo. Tapos number 5, faint if the patient is from ORDR or reported. Okay, yan yung panglima. Hindi ko kaya i-explain yan, kaya pass tayo dyan. At sa syempre, yung normal oxygen saturation. Ano yung normal na oxygen natin sa katawan? Yung hangin. Hangin sa katawan. Ang normal oxygen saturation natin is 95 to 100. Ayan. 95 to 100. Yan yung oxygen, normal oxygen saturation natin, 95 to 100. Tapos, meron pa akong natatandaan na interview sa akin dati is yung false sides. Diyos ko, yung false side talaga. Diyan ako muntik nang hindi ako makaano dito sa false side kasi nakalimutan ko siya. Buti na lamang, yung time na yon sa phone lang kami, sa number lang kami, nag-usap ng aking interviewer dati. Yung false sides, yung tanong din niya. Kaya lang, wala na yan. Pas na yan. Di na natin kailangan i-discuss yan. Ayan. Tapos, yung pagtatanungin ka pa ni interviewer kung saan yung carotid, eto yung carotid files, radial files, eto, dito sa puso yung radial, eto yung brachial files. Pag tinanong kayo, kasi tatanungin talaga niya, saan part ang brachial, saan part ang carotid, saan part ang radial, eto. Eto yung radial natin. Ang files natin, is, tawag natin dyan ay radial pulse. Ito yung brachial. Yan, brachial pulse. Yan. Tapos ito yung carotid. Paulit-ulit para at least maunawaan natin. Diba? Tapos,
Depende naman kasi sa nag-interview sa'yo kung ano-ano pa yung mga gusto nyo itanong sa'yo. Kaya dapat din, bago ka mag-interview, mag-review pa rin muna para hindi ka mawala in case na kung ano yung itanong sa'yo. Dapat sariwa sa utak mo yun. Ganyan, kung ano yung mga dapat ipakain, kung soft ba or yung normal na food lang dapat ipakain. Depende rin sa case ng pasyente mo kasi yan, kung ano yung mga dapat na type of food na pwedeng ibigay sa kanya. Ganyan. Tapos, sa mga nagtatanong din, kung hindi ka ba qualify kung walang COE is hindi ka makakapasok. Ang sagot po yan is, mas maganda po kung meron po kayong COE. Kasi may kasamahan ako dati, may kabatch ako dati na nag-apply din, na nirefer ko din siya sa staff house, na ina-interview siya, pumasa siya sa interview, kaya lang, hinahanapan talaga siya ng Certificate of Employment. Napaka-importante po talaga yung Certificate of Employment. Kaya kung nagbabalak po kayo mag-apply, make sure po na meron po kayong Certificate of Employment kasi napaka-importante po yan, lalo po kung mapupunta na pa kayo dito sa ibang bansa. Kasi hindi mo alam kung ano yung case ng pasyente mo, kung civil ba o minor yung pasyente mo, baka mamaya naka-NGT, naka-PEG siya, ganyan, baka mamaya may butas sa tiyan, sa ilong naka- makain or sa bunganga, etc. po. Kaya kailangan may experience tayo na may kaalaman tayo kung paano maghawak talaga ng pasyente na hindi po pwedeng basta-basta ka na lang mag-apply kung wala kang experience kasi hindi rin po siya madali. Lalo kung malala yung pasyente mo. At yun lamang po, na-discuss na po natin NC2. Napaka-importante yan kasi certificate din natin yan. COE, Certificate Employment, ilang taon ka na, makapasa ka sa interview, dapat passport holder ka na rin para mas mapabilis ang pag-asikaso ng papeles natin. At yun lamang po. Sana po nagustuhan po ninyo yung ginawa kong video na kahit na medyo utal-utal pa ako kasi first time kong gumawa ng medyo ganito kahaba na video. At sana nagustuhan po ninyo. Sana makatulong kung nakatulong kahit paano kung paano nga ba mag-apply. At yun lamang po at sana po huwag niyo pong kalimutang i-like. Mag-comment na rin po kayo kung merong kayong gusto i-comment yan, kung meron kayong gustong itanong. At pakisubscribe na rin po, pakishare na rin. Maraming maraming salamat. Thank you. God bless.